Good morning and happiness life, mga ka-life change. So for today's video, I wanted to show you our OFW little store. Ito yung tindahan ko na pinangalan ko sa aking anak. Ito yung counter, yung front area, ayan, Hana store. So this is sari-sari store concept, mga ka-OFW. Ito ay sinatawag natin na pansuporta sa pamilya kahit papaano. Daily may balik, daily may kita. Kasi po, kailangan umiikot yung pera natin, hindi po stagnant na palabas lang palagi. Dapat meron din po tayong pakabig, papaloob. And beside from these things, this store helped me kasi habang nagpapaproject ako ng pabahay namin o yung mga iba activities ko, hindi naapektuhan yung budget for them. Kasi sure na meron silang pagkain na hindi masashort kasi may nakabackup, may sumusuporta. And ang gusto ko pa dito, yung tindahan na to kasi yung anak ko, syempre, gusto niya kumakain. So, available na din yung mga pagkain niya. Example, yung mga chocolate fudge, mga candies, yung mga tinapay, yung mga yakult, ibang mga pagkain na pambata nandiyan na. And meron din po tayong mga tindang bigas, drinks, soft drinks, yung mga fast-moving items po ba sa kitchen natin, matatagpuan na po sa aming tindahan. So, hindi pa siya ganun kalakas kasi maraming tindahan. Alam niyo, pag sari-sari store, dikit-dikit yan. Ang mahalaga lang, may puhunan ka, kahit pa paano, may nilalagay ka sa loob ng tindahan mo. Maraming laman, maraming choice sa mga mamimili. So, marami silang pagpipilian. At maganda rin yung location kasi road area siya. Hindi po siya main road, secondary, inside po looban. Pero may daan siya sa harapan. Kaya maganda pong access para sa pamimili ng mga bultuhan kasi pwedeng i-deliver na lang sa aming tindahan. So, ayan po. Baka po may mga consignment dyan. PM nyo lang ako para maging kayo supplier namin sa aming tindahan. So, tandaan nyo guys, hindi tayo pa yung nakadepende sa sahod lang. Kasi ang sahod natin, one lang. Okay? Hindi siya yung kung ang sahod mo, gamitin nyo pala sa mas magandang paraan, umiikot-ikot kahit pa paano. Malaking tulong po yan sa budget pampamilya. At take note, malaking tulong ito kasi kahit pa paano, sabi ko nga po sa inyo, hindi kayo masisilo sa isang araw. Kasi sure win tayo na daily may naghahanap ng pagkain, daily may naghahanap ng gamit sa bahay, or panggamit sa kusina, or basta food, siguradong may balik po yan kasi may kita po. Okay? So, tips po ngayon, kailangan i-monitor niyo po yung mga paninda ninyo. Yung mga fast-moving items, dapat yan ang priority. Okay? Tapos yung mga expiration ng ating mga tinda, kailangan tinitingnan din po natin yan. And make sure yung wala ka na hinahanap ng customer mo, dapat palaging mayroon. And do variety, hindi lang isang products. Dapat example, may iba't ibang brand para at least kahit pa paano, maraming choices yung mamimili. Okay po ba yun? And sa pagbubukas at pagsasara, kailangan meron po kayong time. Example, kung talagang regular kayo nagbubukas ng 6 o'clock, 5 o'clock in the morning, bukas na kayo. Then kung magpo-close kayo ng 7, 8, 9, at least okay yun. Kung baga permanent po yun, kasi kailangan nyo din naman talaga magpahinga in time. Saka make sure na ang tindahan ninyo is laging malinis para naman lagi kayong balikan ng customer. Thank you!